saka itaas at siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Saka itaas at siya'y papurihan, ngayon at pagpapailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at pagpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito, nang ako'y tumingala. May nagabot sa akin ang isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ng mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, Tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kaytamis na namnamin
ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan. Higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kay sa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamu yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap ng isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano ang akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangangain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit ang mapahamak ang isa sa mga maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Kapag hindi kayo naging nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ito sinabi ni Jesus nung tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ang tinitignan ng mga alagad ay ambisyon. Maging dakila. Pero ang paalala ni Jesus lagi sa kanila ay hindi sila tulad ng mga hintil na kadakilaan ang hinahangad, kung hindi ang kanilang ugnayan sa Diyos ang pinaka mas mahalaga. Ano bang pwede nating makita sa isang bata? Ang una ho ay ang bata ay laging may pagmangha. May pagkamangha ang bata. Laging para sa kanya, bago ang lahat. Laging merong wow. Ngayon sa pag namamangha tayo, lagi tayo napapawaw. At ang bata, kahit ang simpleng bagay, lagi ho yung nagwawaw. Dahil meron siya pagkamangha sa lahat ng bagay. Sana ganun din tayo pagdating sa galaw ng Diyos sa ating buhay. Laging may pagkamangha. Pag gumagawa ng Diyos ang kabutihan sa buhay natin, lagi tayo napapawaw ang galing ng Diyos. Wow ang buti ng Diyos. Minsan kasi aminin natin sa ating buhay bilang Kristiyano, habang nagkakaedad tayo at tumatanda, minsan nawawala na yung wow factor sa buhay natin. Nawawala na yung pagkamangha natin sa lahat ng bagay. At madalas na natin sinasabi, alam ko na yan Narinig ko na yan Alam ko paano gawin yan. Kaya ko rin yan. Na kahit ang Diyos na gumagawa ng kabutihan sa buhay natin, ang sinasabi naman natin, deserve ko to Wala nang pagkamangha. Kaya maganda rin, no, bilang Kristiyano, bilang paalala sa atin ng Ebanghelyo, na muling ibalik ang pagkamangha natin sa galaw at kabutihan ng Diyos. Mapapawaw, thank you Lord tayo. Pangalawa ho, ang isang bata ay handang matuto. A child is teachable. Handang matuto, gustong maturuan, kaya siya teachable. Ituro mo ang ganito sa bata, gagawin niya. Natututo siya. Pag medyo tumatanda na, aminin din natin, na pag may tinuro ka, sasabihin mo, ang hirap-hirap naman nito, ayoko na. Sasabihin, lalo pag medyo tumatanda na, matanda na ako, ayoko na matuto ng mga bagong bagay. Ayoko na. Di mo na ako matuturuan ng ganyan, ganito na ako. Minsan, ganun ang nasasagot natin. Pero tulad ng isang bata, handang matuto, handang magpaturo, handang maturuan. At pagdating din sa salita ng Diyos, tulad ng isang bata, sana tayo din ay handa ring turuan ng salita ng Diyos paano mamuhay ng mabuti at matuwid. Handa rin tayo na matuto sa salita ng Diyos sa ating pakikinig nito para mahubog ang ating buhay. Minsan, ang tingin din natin, kunyari, binabasa sa atin yung Parable of the Lost Sheep. Narinig ko na yan, nawawala yung isa, yung 99, iiwan niya. Alam ko na ending ng kwentong yan. Kaso lang, nawawala na yung handa, kahandaan na makinig, kahandaang matuto. Dahil iniisip niya, narinig ko na yan alam ko na yan Pero yung halaga nung talata sa Ebanghelyo, anong ibig sabihin nun? Anong nais ituro sa iyo nun?
Sana yun yung bigyang pansin natin. At hayaan natin na turuan din tayo ng Diyos. Turuan tayo para mapakilala niya ang sarili niya sa atin. Ituro niya sa atin ang kanyang gawa para matularan din natin. Kung ganun ang gagawin natin, tulad ng isang bata, may pagkamangha at handang matuto, tayo ay nagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kahit ang simpleng gawa ng Diyos sa buhay natin ay natutuwa at nagpapasalamat tayo. We are aware of God's presence every day. And we are always available to be taught by God, His Word, His ways, and His life. May pagkamangha, handang matuto. Kung ganun ang gagawin natin, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin, tayo ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At yan ang asamin natin. Maging tulad ng isang bata, lagi nakikita ang kabutihan ng Diyos, laging handang makinig, nakikinig sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng kaharian sa sandaigdigan. Ang ating itugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway, mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata sapagkat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Iyong kaloob.
ang iyong buhay na inialay ng tayo'y pag-iwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa, upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gaya din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble.
desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus, Jesus. Meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus, from the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ni Nuestra Senora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali sa darating na 15 ng Agosto. Sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang na dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Senora de la Buena Hora. Ito po'y susundan ng presisyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mong
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan ay sa bisag ng pagkaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluhati na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal panahabi. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluhati na namin.